What's up mga repa? Ito nga pala ang part 2 ng sahod namin. Dahil nga kanina pa kami nagugutom, dumiretso na kami kaagad dito sa may KFC. Sobrang gutom na kami mga repa dahil ang haba ng oras namin sa pag-grocery. Pumasok na nga rin kami para makapaghatap na kami ng aming table. Baka kasi puno sa loob, wala kami mapagkainan. Pagdating namin sa may counter ay tumingin kami sa may menu nila at mamimili na kami kung ano ang pwede naming orderin. Pero sabi ni Ma'am Noemi, dito lang daw kami o-order. Medyo mahaba kasi yung pila. Ito nga daw ang aking order, yung nasa baba at yung sa taas naman ay sa kanya. Meron rin palang kasama mga drinks. Oh, 'di ba? Ang haba ng pila. Buti na lang naka-order na kami at hihintay na lang namin yung order namin dumating. Lumabas na nga yung order namin at kinuha ko na. Nakipila nga muna pala kami sa may kuhanan ng inumin. At siya nga pala mga repa, ang ganda pala dito, unlimited drinks. Kaya talagang sulit na sulit yung bayad namin at kahit anong drinks ay pwede naming inumin dito. Talagang babalik ako. Sabi nga sa akin ni Ma'am Noemi ay pumili daw ako kung anong gusto ko daw inumin. Ang sabi ko naman kahit ano, kaya Pepsi na lang ang kanyang kinuha para sa akin. Okay na yan, Ma'am. Maraming salamat. Then nandito na rin yung aming order at kumuha na kami ng mga inumin namin. Dumiretso na kami sa aming pwesto. Pinakadulo at pinakasulok-sulukan pala. Ang talagang napili pa talaga nila. Pagkaupo nga namin, kakain na sana kami. Kaso nga lang yung mga kasama namin hindi pa pala tapos. Kaya hinintay na lang namin. Si Ma'am Noemi at Sir Rolly ay tuwan-tuwa dahil kasama sila sa aking vlog. Dahil nakikita ko na nga naparating na rin yung aming mga kasama. Sabi ko ay mauna na tayong kumain. Talagang gutom na ako. O tara mga repa, kain tayo. Alam nyo ba mga repa, first time pala nila magkaroon ng kasamang Pinoy. Kaya pala sabik silang gumala kasama kami. Tulad nito sa pag-grocery at pagkain sa labas. Tingnan nyo, sa sobrang utom namin, talagang mabilis namin kumain. Paano ba naman kasi mga repa, wala kaming almusal, wala kaming lunch, tapos 3 PM pa kami kumain. O ayan mga repa, ubos na rin yung ating inumin, kaya mag-refill na tayo. Dito nga, hiyang-hiya ako dahil pinagtitingin na nata ako sa likod. Sabi siguro nila, ang tako ko, no? Siyempre, okay lang yan, hindi naman tayo kilala eh. Kaya sulitin na lang natin yung unlimited drinks. Pagbalik ko nga sa mesa, ay merong agad price dito. Umorder pa pala sila. Nabigla rin na mga repa, meron pang isang bucket ng manok dito. At si Sir Rolly nga pala ang bumili at nag-order, nabitin yata. Kung hindi nyo nga natatanong mga repa, kami nga pala ang nagpapak ng mga manok nila sa KFC. Dahil nga ang trabaho namin dito ay poultry production worker, kami ang nagpapak ng mga chicken, nagbabox, at iba pa. Kaya KFC, baka naman. Malay nyo, next punta natin dito, libre na tayo. Sabi ko nga kay Sir Rolly, nakailan na ako, at alam nyo pala kung ilan na iniinom ko. Anim. Sabi ni Sir Rolly, magpaparefill pa daw siya. At ganito daw karaming inumin ang kaya niyang ubusin. 15 Ang lakas na uminom ni Sir Rolly. 15 daw. O diba mga repa, sabi ko sa inyo, susulitin talaga natin yung bayad natin dito. Kaya tara mga repa, kumuha ulit tayo ng ating inumin. Sabi kasi nila, unlimited drinks, kaya okay lang yon. Kuha lang ng kuha hanggat kaya natin. Pagbalik ko nga sa mga kasama ko, natawa ako. Sabi kasi ni Sir Rolly, dito ko na daw ilagay yung mga drinks. At ihalo-halo ko na lang daw yung mga flavor. Kung pwede nga lang talaga, talagang lalagyan ko yan. Pagkatapos namin kumain, lumabas na kami papunta ng aming sasakyan. Hindi ko nga alam kung diretso uwi na o meron pa kaming dadaanan. Pero okay lang yung mga repa, mahaba pa naman ang ating oras. At mag-aalas 5 pa lang mga repa, hindi pa magdidilim. Dahil ang gabi dito ay alas 8. Kaya kahit umabot kami ng alas 7 ay maliwanag pa rin. Habang nagbiyahe kami ay sumilip ako sa labas para makita yung view ng mga dinadaanan namin habang pauwi kami. Nang minakita kami nagtitinda ng prutas at gulay, huminto muna kami para tumingin-tingin at makabili na rin. Dito na rin kami bibili ng mga gulay at prutas para pag-uwi namin sa may bahay ay magpapahinga na lang kami. Grabe no, ngayong araw to ay pagod na pagod talaga kami. Tignan nyo mga repa, ang laki ng mga sili. At napasin ko rin mga repa na malalaki rin yung ibang mga prutas dito. Siya nga pala mga repa, ilan lang yung mga prutas na meron sa Pinas. Tulad ng apple, orange, avocado, pakwan, ubas, at meron ding melon. Ang mga prutas naman nila dito, meron silang peach, blueberries, cherry, at yung isa, para siyang duwat. Hindi ko alam kung anong pangalan dito nun. Dahil nga maganda ang klima dito, napaaganda rin ang pagtubo ng mga gulay at prutas nila dito. Nang nakabili na nga kami, ay sumakay na kami sa may sasakyan. Diretso na tayo uwi mga karepa at makapagpahinga na rin sa wakas. Habang nagbiyahe nga kami mga karepa, ay binuksan ko yung bintana dahil ang sarap ng hangin at napakalamig. Tignan nyo tuloy, napasarap din tulog ko. Hindi ko na mamalayan sa sobrang pagod ko, nakatulog na pala ako. Wawa naman, karepa nyo, pagod na oh. Nagising nga ako dahil huminto yung sasakyan dahil aalis na pala at bababa na si Ma'am Noemi dito. Hanggang dito na lang pala siya mga karepa dahil ibang way pala ang kanyang bahay. Kaya bumaba ako ng sasakyan at lumipat ako sa may harapan katabi ni Sir Rolly. Dahil gusto daw ni Sir Rolly, kasama daw siya sa vlog ko habang nagdadrive. Tignan nyo kaming dalawa oh, chill lang. Tuwang-tuwa talaga siya mga karepa kapag kasama siya sa may vlog ko at nakikita niya yung sarili niya sa video. Sa next vlog nga natin mga karepa, ay nagyaya siya sa may mountain. Akit daw kami. O ayan mga karepa, at sa wakas ngayon,
nakabalik na rin kami sa may accommodation. Hay sa wakas, makakapagpahinga na rin. Bumaba na nga rin kami ng sasakyan at pumunta na kami sa may likuran para kunin yung mga gamit namin. Tapos binaba ko na rin isa-isa. Grabe no, napakabait talaga ni Sir Rolly. Nung time nga nag-chat kami, ang sabi ko sa kanya, pag umuwi kami ng Pinas, makikita niya yung picture namin dalawa na nasa may frame at ilalagay ko yun sa may kwarto ko. Remembrance ba? Sir Rolly, maraming salamat po talaga. Nang nakalis na nga si Sir Rolly ay umakit agad ako sa may kwarto. Dumiretso rin ako sa minalagyan ko ng mga pagkain. O diba mga karepa, sabi ko sa inyo mamaya ay mapupuno to. Ang mga binili ko nga pala ay mga importanteng bagay, mga baon ko sa may trabaho, at mga pagkain natin sa pang-araw-araw. Siguro sapat na to sa isang buwan at titipirin ko na lang. Hanggang dito na lang po aking video, maraming salamat po sa panonood. O mga karepa, baka like and share naman dyan at follow na rin sa page ko. Maraming salamat. Kunin ko na pala yung cellphone ko, tapos na pala yung video.